Tulad ng mga nagdaang foreign travel, unang binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ating mga kababayan sa New Jersey sa USA. Ang ilang mga kababayan natin doon, hindi na napigilan ang emosyon ng makita ang Pangulo. Mula sa New York, USA, ang sentro ng balita niyan, ihatid ni Alan Francisco live. Angelique, dito sa Estados Unidos, ang pangatlong bansa na napupuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. buhat nang siya ay maging presidente. At sa mga bansang pinupuntahan niya, mga Pilipino ang kanyang unang binibisita at kinukumusta. Masayang sinalubong ng mga Pilipino sa New Jersey Performing Arts Center si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni Pangulong Marcos Jr. ang misis niyang si First Lady Lisa Marcos, anak na si Congressman Sandro Marcos at ilang cabinet officials. Ang Meeting with the Filipino event na ito, ang unang aktibidad ni Pangulong Marcos nang dumating kaninang tanghali, oras sa Estados Unidos. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni President Marcos ang mga OFW dahil sa kanilang ambag sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. And the rest to the almost 4.5 million Filipinos here in the United States for the role you play and will continue to play in advancing the interests of the Philippines and the Filipino people here in this part of the world. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang nagdadala ng dangal sa ating bansa. Si Teddy, na isang physical therapist aide mula sa New Jersey, hindi napigilan maging emosyonal habang inaalala ang mga naging talumpati ni Pangulong Marcos. Ako'y lubos na nagpapasalamat. Nakita ko po ang ating mahal na Pangulo. Dahil ako po'y naniniwala sa ating Pangulo na siya ang pong karapat dapat at siya po magpapangon ang buhay ng kapwa nating Pilipino. Siya po magbabalik ng dangan, siya po ang magbabalik at mag-aangat ang buhay ng bawat Pilipino sa Pilipinas. Habang si John, aminadong balak maging US citizen. Pero dahil sa anyay pamumuno ni Marcos, nais niyang magpaka-dual citizen o muling ibalik ang Filipino citizenship niya. Lalo na kaming na-inspire. Marami talaga nga nagdu-dual citizen ngayon. Pero so far ako, at least hindi pa ako US citizen on the way there, pero talagang nakaka-inspire kasi lalo kaming nananabik na umuwi sa aming bahay. Nakatakdang mag-deliver ng Philippine National Statement si President Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly sa September 20. Laman-aniya ng kanyang magiging talumpati ang hadikain para sa bansa sa pag-unlad ng mga Pilipino. Kailangan natin ayusin ang ating ekonomiya. Kaya po ay kailangan natin makipag-partner at makipag-usap sa lahat ng iba't ibang bansa. Sa ganun ay makapagtulungan tayo na makalabas, makaahon dito sa sitwasyon na ating rinaranasan ngayon. While we are here, hindi lamang ang mga leader ng iba't ibang bansa, kung hindi rin ang mga namumuno ng malalaking korporasyon, ng malalaking negosyo, at para ipaliwanag sa kanila na ang Pilipinas ganito na, at marami kaming binago, marami kaming pinaganda para sa inyong pagpasok, sa inyong mga investment doon sa Pilipinas. And sa ganun, ay baka, masasabi natin patuloy na palapit na tayo doon sa ating pinapangarap na ang Pilipino ay hindi na kailangan umalis ng Pilipinas para maghanap ng trabaho. Binigyang diin din ng punong ehekutibo ang commitment ng Pilipinas sa mga layunin ng UN gaya ng pagkataguyod ng international dialogue at cooperation. Ibabahagi rin aniya ni Marcos ang pananaw ng bansa sa mga isyong pandaigdig. Sa mga susunod na araw, nakatakda ring makipagpulong si President Marcos sa iba't ibang world leaders, business people at mga potential investors. Umaasa rin siya na makakapulong niya si United States President Joe Biden. At yan ang balita, Angeli, kasama si June Bassett. Ako si Alan Francisco para sa Bayan, New York, USA.